mga trabaho na nagre-require na ikaw ay umupo, gaya ng trabaho sa mga opisina. Tayo ay madalas din na umuupo upang syempre ay mamahinga, magmuni-muni o mag-isip-isip at para makapag-usap. Pero ayon sa mga ilang pag-aaral, ang pag-upo na may iba't ibang posisyon at forma ay may kahulugan. Ito ay nagbubunyag sa tunay na pagkatao at tunay na ugali ng isang individual. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Madalas ba ay ganito ang posisyon ng iyong pag-upo kahit hindi mo ito sinasadya? Alin dito ang iyong posisyon pag ikaw ay umuupo? Alamin natin na ang labing isa na uri ng sitting position na ito. Una, pag-upo sa matuwid o erect na posisyon. Ang pag-upo sa ganitong posisyon ay hindi lang nakakatulong para sa magandang postura. Ito ay indikasyon din na ang isang tao ay natural na may kumpiyansa sa kanyang sarili. Ang mga tao na may ganitong posisyon ng pag-upo sa mga job interview ay madalas na natatanggap dahil sila ay may impresyon na sila ay malakas ang loob at makakayanan nilang magampanan ang trabaho na iaatas sa kanila. Ang mga ganitong tao na may ganitong klase ng posisyon sa pag-upo ay sinasabing kakaunti ang insecurity sa sarili. Pangalawa, cross legs. Nakasanayan mo ba ang maupo sa ganitong posisyon? Ang pag-upo sa ganitong posisyon ay nagsasabi na ang isang tao ay may insecurities at mababa ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Sila ay sinasabing defensive at maraming pag-aalinlangan sa kanilang mga kakayahan. Sa parehong kasarian, ang pag-upo sa ganitong posisyon ay nagbibigay sa kanila ng sense of security o seguridad sa kanilang sarili. Pangatlo, leg clamp. Ang mga tao na madalas ay nakadekwatro at nakapatong ang isa o dalawang kamay sa kanilang binti ay hindi marunong makinig sa opinyon ng iba. Sila ay madalas makipagtalo at hindi tumatanggap ng pagkatalo. Kung may katrabaho ka na ganito madalas, ang posisyon ng pag-upo ay maging maingat, lalo na kung kayo ay nasa isang business meeting. Maaaring hindi niya pakinggan ang iyong mga suhestyon o ideya at kuhanin niya ang iyong ideya at i-discredit ka. Pang-apat, ang pag-upo kadalasan naman sa mga kabisera gaya ng sa mga hapagkainan o sofa sa living room ay sinyalis na ang isang tao ay mataas ang kumpiyansa sa sarili at may kakayanan na maging isang leader. Subconsciously o nakasanayan na nilang maupo sa kahit na anong kabisera o dulo. Ito ay parang pagsasabi nila na sila ay may kakayanang mamuno at kaya nilang kontrolin ang sitwasyon. Inaasahan nila na ang sino man ay susunod sa kanilang mga utos. Sa katotohanan, may mga tao na ang ganitong posisyon ng pag-upo ay ginagawa talaga nila upang maipakita nila sa iba na sila ay may kakayanang maging leader. Panglima, pag-upo sa gitna. Hindi tulad ng pag-upo sa kabisera o gilid ng mga upuan, ang mga tao na mahilig sa kooperasyon at kolaborasyon ay mahilig maupo sa gitna ng upuan kasama ng ibang tao. Subconsciously, ang mga ganitong tao na mahilig maupo sa gitna ng karamihan ay nagsasabing sila ay madaling lapitan at makipagtulungan kesa sa maging isang leader. Pang-anim, cross legs habang nakaupo sa sahig.
Ang mga ganitong individual na mahilig sa ganitong posisyon ng pag-upo ay mga open-minded. Bukas ang isipan nila sa mga suhestyon at opinyon ng ibang tao. Sila din ay madaling kaibiganin. Pangpito, nakakipit, balikat habang nakaupo. Ang ganitong posisyon ng pag-upo ay nagsasabing hindi ka lang nakakaramdam ng galit, kundi ay gumagawa ka din ng hadlang para mapalapit sa ibang tao. O sa madaling salita, ikaw ay dumidistansya. Ang taong may ganitong posisyon ng pag-upo ay hirap ding i-manage ang galit nila o may anger management issues sila. Sila din ay hindi panatag at pakiramdam nila ay sila ay threatened. Pangwalo, nakaupo habang nakakrus ang mga braso at kamao. Ang pag-upo ng isang tao sa ganitong posisyon ng madalas ay nagsasabing sila ay insecure o mahina ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Sila din ay hindi lang insecure, kundi sila ay nakakaramdam ng pagkabahala at takot din. Pangsyam, pag-upo na magkadikit ang mga hita. Napansin mo ba na may katabi kang lalaki o babae na madalas ay hindi nakadikwatro at magkadikit lang ang mga tuhod nito pag nakaupo? Ang ganitong sitting position ay senyales na masayahin at palakaibigan ang isang tao. Sa susunod na may makita kang tao na ganito kadalasan ang posisyon ng pag-upo ay subukang kaibiganin sila. Mas madali mo kasi itong magiging kaibigan at kagaanan ng loob. Sila ay palakaibigan, positibo ang pananaw sa buhay at madaling kausapin. Pangsampu, pag-upo na masyadong nakabuka ang mga hita. Madalas sa mga kalalakihan, kung ganitong posisyon agad ng pag-upo, ang makikita mo ay iisibing arugante at mapanghusga sila. Lalo na kung ang isang lalaki ay magarbo ang pananamit. Kung titingnan sila ay iisibing mataas ang tingin nila sa sarili. Pero ang katotohanan, sila ay perfectionist at takot na takot sa pagkakamali. Panglabing isa, pag-upo na tuwid ang mga binti. Ang mga personalidad ng mga taong ito ay matatalino at maraming alam sa buhay. Sila ay komportable sa katahimikan at ayaw nila ng mga argumento. Sila ay may pagpapahalaga sa oras para sa sarili nila at oras para na din sa iba. Sila ay laging on time sa mga meetings. Sa susunod na ikaw ay uupo ay pag-aralan mo ang posisyon mo at posisyon ng katabi mo. Ugaliing mag-obserba sa iyong paligid at sa kilos ng ibang tao. Dahil sa pamamagitan nito, ay maaaring malaman kung sino ba dapat ang angkop na maging kaibigan mo at kasama sa buhay. Pero huwag itong gamitin upang manghusga agad. Pag-aralan mo lamang at patuloy na makipagkapwa-tao. Ang video na ito ay para lamang sa dagdag na kaalaman at impormasyon. Ito ay hindi maaaring gamitin sa mga profesional na konsultasyong pangmedikal. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.